Hello po mga RDC TV, kumusta po kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ay part 2 ng ating video na nagre-repair po tayo ng washing machine. Kung matatandaan po ninyo, yung video po natin na yon ay tungkol sa LG automatic washing machine na hindi siya nagwa-wash, hindi rin po siya nag-spin. So nakita po natin doon na capacitor ang problema. So itong automatic washing machine po natin ngayon, ang problema naman daw ay hindi siya nagdi-drain at hindi rin siya nag-spin. So ang problema po kapag hindi siya nag-rinse tsaka hindi siya nag-spin ay posible po na yung ating drain motor. So mahalimbawa po ako ng drain motor. Okay mga RDC TV. Mahalimbawa po ako ng drain motor. Ito siya mga RDC TV. Ito po ay isang drain motor ng automatic washing machine. Kung hindi po ako nagkakamali, sa Samsung po ito. At ito po ay pinalitan po namin dahil hindi po siya gumagana. So paano ba mag-check ng drain motor? So una natin titignan is yung kable niya. Ito pala yung kable niya. Kung minsan napuputol ito, at yun nga po ang dahilan, kahit na gumagana ang ating drain motor, kung putol itong kable ay hindi rin po niya mahihila yung ating draining mechanism. Ngayon, isingit ko lang po mga RDC TV, marami pong nagtatanong sa comment section saan daw po nakakabili nito. So nakabili ako minsan sa online at meron din pong mga tinda sa Ace Hardware, sa DIY, yung mga hardware sa mall, yung malalaking hardware. So meron pong nabibiling ganito na tie wire, at ganito din yung pinaka-lock niya. Meron din pong ganitong binibenta. So doon na lang po tayo magtingin. So ito po mga RDC TV ay pinalitan na po namin. So paano ko chinek ito, paano ko tinis? Kung mapapansin ninyo, ang drain motor na to is 240 volts. So ayun po, may dalawa siyang line 1, line 2 dito. So i-direct ko siya dito, ginamitan ko ng plug, direct ko siya line 1, line 2, tapos pinaandar ko, hindi nga siya humihila. So yun mga RDC TV, so ito ay pinalitan at nag-order yung may-ari. So papakita ko sa inyo mamaya yung in-order niya na pinalit naming bago. So ang pagkakaalam ko, mahal yung nabili niya, which is 2,800 daw sa service center. So ano nga ba ang trabaho ng ating drain motors? Napaka-importante ito mga RDC TV, kasi kung hindi siya gumagana, kung hindi ito gagana, sigurado po na hindi magre-rinse o hindi magdi-drain yung ating washing. At kung hindi siya magdi-drain, sigurado rin po na hindi siya mag-spin. So tingnan natin itong katulad nito, itong automatic washing machine na to. Ito ay ano bang model to? Panasonic ata ito eh. Ito po ay Panasonic. So ang problema po nito, ayan po makikita ninyo mga RDC TV, maraming mga debris, kasi pinaglalabahan nila to. Ngayon ang problema, hindi daw siya nagdi-drain tsaka hindi rin siya nagre-rinse. Ngayon paano, pero ginagamit pa rin nila. Ang ginagawa nila, pagkatapos na mag-wash, tinatabo lang yung tubig para matapon. So kapag tinatabo lang nila, hindi naman lahat natatanggal. So tinignan ko ito sa ilalim at ipapakita ko sa inyo mga RDC TV. Ito na po yung ating automatic washing machine. Mapapansin nyo, pinahiga ko siya. So gusto ko ipakita sa inyo, ito yung kanyang drain motor. So ayun po mga RDC TV, hindi lahat ay tie wire o yung parang alambre na maliit. So kung minsan plastic din siya,
na ganito. So depende po kasi sa brand. Pero ito ang kanyang drain motor. Humihila po ito, humihila siyang ganyan. Pag nahilang ganyan, humihila din yung drain. So dito tayo para maipakita ko. Yan. Sa side na to, ayan po, kapag humila po yan, hihilain nitong draining mechanism natin. Pag hila po niyan, aangat yung rubber, yung pinaka rubber doon, kaya siya magde-drain. Ayun po. Ngayon, hindi lang siya, ang purpose niya ay para mag-drain. Idini-disengage niya yan. Ay, no. Pakita ko sa inyo, yung, ayun po yung gear. Kapag hinila niya, magdi-disengage siya. Ayun. Disengage. Pag nag-disengage po to, iikot na po yung ating spinner tab o yung ating spin tab. Ngayon po, hindi po iikot yan hanggat hindi nagdi-disengage yung ayun sa gear. Pag sira po ang ating drain motor, hindi po magdi-drain o magre-rinse, hindi rin siya mag-spin. Ayun po mga RDC TV, sana po nakuha natin yon. What if kung intact naman daw, intact, hindi putol, tulad nito, hindi naman to putol. So, ang tinetest natin is yung ating drain motor mismo. Is chinecheck ko to itong chinecheck ko tong wire na to kung nagsusupply ba siya ng 220 volts. Ngayon kapag nagsusupply siya, proceed ako dun sa drain motor. Kapag hindi humila, ito na ang possible po na sira, mga RDC TV, itong drain motor. So, nabibili po itong drain motor, depende po sa brand, nabibili siya sa service center. Ewan ko, parang meron din po ako sa online, which is nakita ko parang mas mura. Sagutin ko na rin po yung tanong ninyo, intact naman daw, tapos humihila, pero hindi pa rin siya nagdi-drain. Kung hindi pa rin siya nagdi-drain, humihila ito, gumagana ang ating drain motor, at hindi pa rin siya nagdi-drain, check natin dito, itong area na to, katulad ng washing machine na to, parang nakikita nyo may mga debris. Ayan o, may mga debris. So, kung minsan, parang sa manual washing machine din, kung minsan may mga coins dito, may mga bagay na naibulsa natin na nalaban na pupunta dito. So, paano tanggalin yon? Itong ang ginagawa, binubuksan po ito. Ayan o, makikita nyo, pwede siyang buksan. So, paano buksan yan, mga RDC TV? Ganito, tatanggalin muna natin yung pinaka, ito, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo kung paano siya buksan. Yan, iangat natin. Then, tanggalin natin to. Yan. Tanggalin natin tong ating ano, tapos pwede na siya kaagad buksan. Pwede na. O, pwede na. Ayan. Depende sa brand. Ayan, o, kita nyo. Pwede ko na siyang buksan ngayon. Angat ko lang to. Ayan, o. Pwede na siyang matanggal. Ano, ipit. Ayan, o. So, ito ko minsan, yung sinasabi ninyo, yung mga tanong nyo sa ating channel na kusa na lang daw siya nagdi-drain, maaring may naikalso dito sa rubber cap, kaya kahit na hindi naman siya, ano, hindi, I mean, nagwa-wash pa lang siya, eh, tumutulo na po yung tubig dito sa hose. So, maaari pong may naikalso dito. Okay? So, tignan natin mga RDC TV kung gaano siya karamay. Ayun, makikita ninyo na parang may lupa na sa loob, di ba? Ayan. So, yan po ay nagbabara sa pag-drain ng tubig. Ayan, o. On natin, mga RDC TV. Yung ka-on siya. Subukan natin i-rinse siya. Process natin. Rinse, tas spin. Then, try natin. Nasa ano tayo? Rinse and spin. Tapos, start tayo. So, nakahila. Ito na. Nakahila siya. So, tignan natin mabuti mga RDC TV. Ayan yung ating drain motor.
Tingnan natin kung hihila siya. Ayan, nakikita nyo humihila siya, mga RDC TV. So, ganyan. Kapag sira yan, hihila. Hindi po hihila kapag sira. So, yun po mga RDC TV. So, ganyan po kahalaga yung ating drain motor. So, gusto ko lang pong ipa-ano sa inyo na kung sira pong ating drain motor, hindi po mag-rinse, hindi rin po mag-spin. So, ang video po na to ay gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo kung paano, bakit hindi nagre-rinse, why hindi nag-spin ang inyong automatic washing machine. Kung minsan putol yung ating cable dito, putol to, o kaya hindi na gumagana ang ating drain motor. So, may nabibili po nito sa service center. So, paano po mag-test nito? Ayan po, makita nyo may line 1, line 2 dyan. Basta 220 volts, pwede na siyang i-plug in. So, ayan mga RDC TV. So, I hope na nakatulong po ako sa inyo ngayon. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, paki-like na lang po, paki-share, paki-subscribe po ang ating channel. So, hanggang sa muli po, ito po ang RDC TV, ang teknisyan ng bayan. Ito pala yung binili namin mga RDC TV sa service center na sinasabi ko sa inyo kanina. So ayan po yung luma, ayan po yung bago na drain motor. So 2,800 po ang bili namin yan sa service center. So ikinabit na namin ang drain motor, tapos tinest namin. So okay na siya mga RDC TV. Ayan po. So ito po ay Samsung na automatic washing machine.